Alam mo naman kasi, usong-uso sa Instagram ngayon, yung napakagandang labi. Alam mo yun, yung parang labi ni Kylie Jenner girl. Alam mo, hindi lang ikaw yung may gusto nun. Gusto ko rin siya, kaso lang, wala tayong anda pampagawa ng mga labi natin. Or wala tayong pampalip filler. Gusto ko lang sabihin sa inyo na mostly ng mga labi na nakikita nyo na napakagaganda sa Instagram, lalo na sa western side, mostly sa mga models na yun is nakapagpalagay na sila ng lip fillers. Kaya huwag ka ma-insecure kung yung labi mo is merong crevices or may bitak-bitak o kaya hindi masyadong parang palong-palong namamaga yung labi mong ganun or kaya parang gusto mo na parang tingala yung labi mong ganun. Mostly sa mga models na yun, naka-lip fillers. Pero hindi ko naman nila lahat. Meron ako mga friends na nasa Instagram din pero napakagaganda talaga ng mga lips nila. Alam mo yun, parang pinanganak talaga silang maganda yung lips in the first place. Like mga pinagpalang tao talaga pagdating sa labi. Yung kahit hindi na sila mag-pout, parang nakaganon yung lips nila, girl. Sobrang fascinated ako dun sa ganong idea ng lips. And somewhat, gusto ko siya ma-achieve kasi parang gusto ko na mas plump pa yung lips ko. Though I think okay naman yung lips ko, pero mas gusto ko pa siya ng mas plump. So ngayon, today, magta-try tayo ng iba't ibang products na pwede natin gamitin pampakapal ng labi. Pero temporary lang. Hindi naman to yung permanent na talagang ganon na talaga yung labi mo. Temporary lang yung mga itatry natin. So, iba-ibang mga gamit. Yung iba dito, pwede nyo makita sa bahay nyo. Yung iba, pwede nyo bilhin sa Shopee. So, if you guys are interested, what are you waiting for? XO and chill, let's glow! Bago pa tayo magsimula, Glow Fam, mag-unbox muna tayo ng mga pinagbibili ko sa Shopee. Ito yung pinakauna kong binili. Sobrang tagal ko na itong iniintay. Kasi alam na alam ko itong product na to dahil pagka mahal-mahal niya, 2,100 plus ko ata ito nabili. So dahil naka-bubble wrap siya, gupitin na natin siya. Itong product na to sobrang kailangan ko to sa mga product photography, pag may mga pinapadalang PR sa akin, or may mga gusto akong picturean. Hirap niya buksan, girl. Ayan na. Oh my gosh. This is the Godox Think Like Electronic Camera Flash. Sobrang kailangan ko ng camera flash. Ito ay may built-in receiver and RT transmitter. Kung ano yon, hindi ko po alam. Nagsusupport siya ng wireless triggering. Yun yung alam ko. Kasi ito, kahit na hindi siya nakasaksak dun sa mismong camera mo, like ipapatong mo siya sa gilid, basta naka-on yung transmitter mo, magpa-flash at magpa-flash din siya. Yun yung kinaganda niya. Oh my God. Sobrang ganda nyo. Buksan na natin siya. Tingnan natin yung laman. Ito na ang kanyang wireless receiver. So, ayan, Godox. Nakalagay on 1, 2, 3, 4. Kung ano man to, hindi ko alam, girl. Talaglag, girl. Ang tagal ko nang pinangarap, ang tagal kong pinag-ipunan. Ito naman yung stand niya. Pwede mo siyang ilagay somewhere kung ayaw mo ikabit sa camera mo para iba yung effect ng flash. And ito na yung mismong flash. Sobrang ganda. Sana walang damage. Diyos ko, hindi ko kaya. Ayan na yung mismong flash. Ang taray, pangarap ko lang to dati, girl. Pasensya na kung hindi ako masyadong flaky sa mga ganito. Binili ko siya, pero alam ko yung binili ko, pero papag-aralan ko pa kung paano siya talaga i-maximize yung use. So ngayon, ibalik na natin siya para hindi siya ma-damage. Sobrang excited ko na i-test ko mamaya. Para ma-level up na talaga yung photography game natin, girl. Cannot be, hindi pwedeng hindi. And Glow Fam, yung next na natanggap ko sa mail is ang aking bagong baby. Tinin! Meron akong bagong Michael Kors crossbody sling bag. Sobrang ganda niya. Meron siyang pag-radiant effect na ganyan. Aray. So, meron siyang dalawang pockets dito. Sobrang saya ko nung nabili ko to. I wanna give a special shout out to R2 Fashion at Your Style. Thank you so much for giving me a really good price dito sa Michael Kors bag na to. If you guys are interested, nagbebenta sila ng mga authentic products from US. May mga bags, may chocolates, may Victoria's Secret, may mga iba-ibang perfume, Bath and Body, lahat-lahat na. Check out nyo sila. Ilalagay ko yung link nila sa description box below. Bago tayo mag-test ng mga lip tools, magpa-fresh muna tayo ng Very Very Light. So, gagamitin ko itong Lana PH DNA Repair Elixir para medyo hydrated naman tayo kahit papano. So, ilather lang natin ito sa face. Alam nyo naman, medyo may problema ako sa skin ko ngayon. Feeling ko parang nagiging textured skin siya ng Very Very Light. Medyo nakaka-stress siya, pero alam mo yun, ipupush pa rin natin to. Sabi ko nga, pwede tayo magpahinga, pero never tayong susuko.
Okay? Inanexa natin tong Lana PH 100% Pure Argan Oil. Alam nyo na meron tayong affiliate link from Lana PH. So, if you wanna get 5% off, punta ka na sa description box below. Check out my affiliate link. You'll be directed to lana.ph. Just do your normal shopping. Once you check out, meron kang automatic 5% off. For further protection, of course, Glow Fam, I'm using the Lana PH Skin Protect Brightening Sunblock. Meron tong SPF 80. Ginagamit ko siya, yes, kahit nasa loob lang ako ng bahay kasi napakalalakas ng mga ilaw ko and meron pa rin yung something na pwedeng makapagpaitim ng fez natin. At saktong-sakto, naubos na yung gluta ko. Wala pa masyadong budget, so mag-sunblock tayo since napakarami kong sunblock girl. Hindi tayo gagamit ng sundamakmak na products ngayon. Susuklayin lang natin ng very light ang ating kilay gamit tong normal na spoolie. I wanna keep that natural glow sa skin natin since gabi na naman at hindi naman ako lalabas or wala naman akong pagpapakyutan or hindi naman ako magpipicture sa Instagram. Hindi na tayo magpa-foundation or hindi tayo maglalagay ng coverage. Pero hindi natin papalampasin ang pagbablush. I'm using the Squad Cosmetics Multi-Purpose Mousse Cream in the shade Bubbly. Maglalagay lang tayo ng very, very light sa ating cheeks. Ganyan. Ito rin sa kabila. Very light pa ba yan? Girl, ang dami. Before I even forget, a little goes a long way dito sa Squad Cosmetics Multi-Purpose Mousse Cream na to. So, ipapat-pat-tap-tap-pat-pat lang natin siya sa ating skin para lang magkaroon tayo ng that glow. Wow, so fast. Yun na agad. Mukha na siyang okay na blush. Siyempre, i-blend na rin natin itong sa may ilong area. Spread lang natin ganyan. Kahit na nasa bahay ka lang, mukha kang tisay-tisay girl. Tatanungin ka ng mama mo, saan ka nang galing? Ah, dyan lang. Sa backyard, paaraw. Charot. Pero yung totoo, naka-blush ka lang talaga. Let's go in with a very, very light powder. I'm using the Sparkle Cosmetics Loose Powder. This is in the shade 02. As in, super very light lang. Gusto ko lang i-cover or tanggalin yung parang shine sa aking face. Dahil mamaya pag nag-oil up naman ako, meron akong natural shine. Taray! Now that we look super fresh, tanggalin lang natin kung meron pang natitirang mga powder-powder dyan sa ating face. Ayan na, I think ready na tayo para sa mga lip tools natin ngayon. So, yung pinakauna kong gagamitin is yung lip plumper na nabili ko sa Shopee. Ito, pampakapal ng labi ito. Ito yung na-review ko before. Kung hindi nyo pa napapanood yun, ilalagay ko na lang yung link dito. Ito yung maanghang na parang gloss. And alam mo, na-enjoy ko siya since gusto ko nga magpakapal ng labi. So, napapakapal na talaga yung labi ko, girl. Lalagay lang tayo dito sa ating lips. Alam mo, ang gusto ko dito, sobrang ganda niyang klaseng gloss. Yung type niya is parang naglalaway ka girl gloss. Ganun yung dating. As you can see, Glow Fam, in-overline ko siya ng konti para medyo parang namamaga yung lips natin. Parang ganun. Meron tayong tatlong tools na gagamitin for today pampakapal ng labi. Yung pinakaunang tool is nabili ko siya sa Shopee. Actually, in-unbox ko to dun sa nakaraang kong vlog. Ang tawag dito is parang suction tool. Tama ba yung tawag? Pero parang ganun. So, ang gagawin mo, ilalagay mo siya sa bibig mo, hihigupin mo, tapos mapaplump niya yung lips mo. Parang ganun. Nung unang-unang try ko nito, syempre nabili ko sa Shopee, binabad ko muna sa mainit na tubig para medyo ma-disinfect. Alam mo naman, hindi tayo maglalagay basa-basa sa labi natin. Tinignan ko tong size na to, like, tingnan mo naman yung labi ko, tapos tingnan mo tong size na to. Kasha yung labi ko dyan, girl? Hindi. So, eto yung small. Tinignan ko yung medium kung kasha yung labi ko, and hindi rin siya kasha. Eto na yung pinakamalaki nila. Like, eto na talaga yung pinakamalaki. Super sagad na talaga to. So, pinilit ko na lang talaga na pagkasahin yung labi ko. So, ngayon, ito yung itsura ng aking labi at itatry na natin to. Medyo umaanghang na yung labi ko dahil dun sa lip plumper na nilagay natin yung parang gloss. And papatungan na natin ito. So, ang gagawin ko, ilalagay ko lang siya sa lips ko, hihigop lang ako ng hihigop hanggat sa parang feeling ko sinasak niya yung lips ko. Tapos, ilileave natin siya for a few minutes. Oh my God!
God. Parang ang kapal ng labi ko. Tunasan natin siya. Mmm. Fuck, ang kapal ng labi ko, girl. Parang put ng baby yun dito. Ayan, grabe. So, definitely kumakapal talaga yung labi ko dito. But then again, sabi ko nga kanina, this is only temporary. It's not gonna last you like the whole day or the entire 2 hours. Hindi ko alam kung gaano siya katagal maglalast. Pero, kita nyo naman, kumapal yung labi ko, girl. At ngayon na sobrang kapal ng labi ko, itatry natin maglagay ng liquid lipstick. Gagamitin natin tong Maybelline New York Superstay Matte Ink. This is in the shade Amazonian. So, ilagay na natin siya sa ating lips. This is how my lips looks like after Amazonian. Parang ang kapal-kapal niya, girl. Pero alam mo yon, parang napakaliit pa rin ito para sa labi ko. So, magta-try pa tayo ng iba. So, alam nyo naman na napakahirap tanggalin ng Maybelline Superstay. So, gagamit lang ako ng aking makeup wipes na hinaluan ko ng micellar water. Tapos, lalagyan ko nitong Nivea Extra White Caring Eye Makeup Remover. Ito, oil-based siya. And ito yung gagamitin natin pang tanggal ng ating liquid lipstick. Diba? Sobrang dali niya natatanggal. Now, natanggal siya, mag-moisturize na ulit tayo ng lips. Gagamitin ko lang tong Vaseline Rosy Lips Lip Therapy. As you can see, wala pang few minutes, hindi na ganong namamaga yung labi ko katulad kanina. Pero meron pa tayong itatry na isa. Yung pinaka next nating itatry is ginagamit to ng mga mami. Lalo na yung mga mami na bagong panganak. Alam mo yun, nahihirapan mag-lactate. So yun ay walang iba kundi ang regular breast pump. Yes po, breast pump po yung ipapatry natin pampakapal ng labi natin. Tingnan natin kung ano mangyayari, girl. So, as usual, instead na ilalagay siya sa dede, ilalagay mo lang siya sa iyong lips. Mag-work to medyo kapag malaki yung bunganga mo, parang ako, parang ganyan. Pero magli-leave siya dito ng napaka-intense na mark. So, nagagawin na natin siya, Glow Fam. Ipipress ko muna to para lumabas yung mga hangin, tapos ilalagay ko na yung lips ko, magsasak ako, tapos i-release ko to para sak na sak talaga siya. Ayan, diba? Parang putok na putok yung bunganga ko. Kita nyo naman yung aking lower lip, parang sobrang plump na plump. Grabe. Alam mo ngayon, maglagay tayo ng lip tint. Gagamitin ko tong Glam Skin Manila High Definition Lip and Cheek Tint in the shade Sassy. Lalagyan natin siya. Tingnan natin kung anong kakalabasan. Feeling ko ang dami ko nilalagyan ng lip tint kasi feeling ko ang lapad-lapad ng labi ko, girl. Tingnan mo naman yung lower lip ko. Lower lip pa ba yan? Mukha na siyang dinosaur. Parang siyang puwet. Ang kapal, nakakatuwa. Bet nyo ba yung mga gantong kakapal na lips? Parang ang kapal-kapal niya na parang ang lambot-lambot na. Ayun na nga, Glow Fam. Dapat meron pa akong isang itatry pero parang napapagod na yung labi ko kakatry ng mga pampakapal ng labi. So hindi na natin itatry yung isa. Pero ito, kung gusto mo to itry sa bahay, itry mo. Tapos comment below kung ano yung magiging results. Okay? So, yung last thing na itatry ko dapat is itong malaking boteng to, tapos yung dulo niya is parang ganyan. Ang gagawin ko lang sana, hihigop lang ako dito, tapos higupin-higupin ko hanggat sa masaksyon niya yung labi ko para mag-plump din siya. Pero yun nga, napapagod na yung labi ko. So, ikaw na lang mag-try kung gusto mo itry. Sa mga nanonood ng video na to, disclaimer lang po, ako tinatry ko to kasi gusto ko lang itry, as in trip ko talaga. Pero kung kayo, kung tingin nyo sensitive yung balat nyo or yung lips nyo, I don't recommend na itry nyo to or wag nyo to gawin sa bahay. Yung upper lip, hindi ko masyadong gusto kasi wala naman siyang parang umangat na ganun, alam mo yun. Pero itong lower lip, tingnan mo ang ganda ng pagka-plump nyo. Para siyang mukha siyang puwet. Kita nyo naman nakapag-makeup na rin ako habang pinaplump natin yung lips natin. So, I think that's it for today's video. Kung meron pa kayong mga gusto makita dito sa EXO and chill, let me know your thoughts sound off below. That's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. I love you guys so much. XXOO Glow Fam, and I'll see you on the next one.